Ito na ang inyong bagong magiging Sunday afternoon habit sa PG8 Radio. It's a chorus ng inspiration, motivation at empowerment sa makabagong paaralan ng buhay sa online world. Enter for radio online. Invest early in life and be an entrepreneur. Ito ang susi sa inyong tagumpay. Matuto ng mga tips, techniques at best practices sa pagsisimula ng negosyo. Entrepreneur Radio Online. Mga ka-entreps, narito na ang programa para sa makabagong negosyanteng Pilipino. Makakasama niyo kami tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa usapang punong-puno ng kaalaman sa pagsisimula ng inyong pangkabuhayan. Maririnig niyo kami dito sa DWIZ 882 at mapapanood sa DWIZ Facebook page. Yes, sir. Sir Face, sir. And sorry about. And linggo-linggong nagbibigay inspirasyon sa kahusayan at tagumpay ng bawat Pilipinong negosyante. Dahil dito sa Entrepredio, may puso ang pagnenegosyo. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao, isang maganda at maaraw na hapon sa inyong lahat, mga ka-entreps. Hatid namin sa inyo ang isang oras ng information, inspiration, motivation at empowerment para sa ating makabagong Pilipino entrepreneurs. Welcome to Entrepredio on DWIZ 882, the voice of Filipino entrepreneurs. So, yan, no? Yung mga nakikinig sa atin na linggo-linggo eh, nagtataka, bakit puro lalaki yata nagsasalita ngayon? Dalawang gwapo, walang maganda. Oo nga, or dalawang, sige na nga. Tama na. Ang ating kapartner na si Miss Faith ay kasalukuyang magkaroon ng konting conflict lang sa schedule. Pero may problema. Babalik po yan siya next week. So, Chase, since ikaw ang ating partner for today, ano bang topic natin? Ano bang pag-uusapan natin ngayong hapon? Pag-uusapan natin ngayon tungkol sa, anong pagkabasa ko dito is, ano, yung bounce back and yung resilience ng ating mga business o negosyo. Ah, tama, tama. Oo. Anong masasabi mo tungkol doon? Masasabi ko sa resilience. Pagkapasok nga ng pandemya, di ba? O maraming mga tinamaan ng mga negosyo diyan. So kailangan ng maraming mga bumagsak, mga hindi na umaandar, hindi na tumatakbo. So kailangan mapatunayan natin sa sarili natin na kaya natin, meron tayong kakayahan na umabanti o kaya magpalapalago. Umatras. pabantay natin ang ating negosyo, let it grow, kumbaga. Yes, tama. Kasi lalo na ngayong pandemic, talagang kinakailangan nating makahanap ng paraan para mapalago pa natin ang ating negosyo, mapatuloy-tuloy po natin siya. Yes. So, time check tayo ngayon, mga ka-entreps. It's 2:11 p.m. Yes. Ng hapon. Alas dos. Ano ibig sabihin nun, Chase? Alas dos ng ons? 2:11. That's 2 p.m. 11. 2:11 p.m. Ayan po. That is oras ng siesta. Di ba? Yan. So, yun na nga. Katulad nga ng sinabi mo kanina, oras na para mag-bounce back. Isa pa yun. Okay. Pero bago po natin ituloy ang tungkol sa ating guest mamaya, bitin muna natin ng konti ang ating mga ka-entreps at magbigay muna tayo ng mga konting paalala. So, alright. Mapapanood nyo at mapakikinggan ang ating show ngayon dito sa DWIZ 882am.com, no? Yep. Sa website po nila. At pwede nyo rin po i-download ang DWIZ 882 application sa iOS at sa Android. And also, live tayo dito ngayon sa Facebook page ng DWIZ 882. Ang ating hotline sa DWIZ ay 847-1750 hanggang 54. Yeah. Tawag lang po kayo dyan. At laging sinasabi ng aking partner na hindi maka-attend ngayon ay may sasagot po dyan sigurado sa hotline na yan. Meron po. Sa text line naman po, pwede kayo magpadala ng messages, mga comments, shoutouts, no? Mm-hmm. Ang number natin ay 0998-376-6768. At huwag niyong kalimutan po, i-follow ang Entrepredio online page sa Facebook para sa mas marami pang kaalaman at impormasyon tungkol sa pagnenegosyo. Pagnenegosyo. Ayan po tayo dito, mga ka-entreps. Kaya like and follow na, mga ka-entreps. Yan. All the way. Okay. Ayan. Ano pang mababalita natin, Chase? Ayan, meron po pa tayong yung pinag-usapan niyo last time lagi, di ba? Yung Google MSME Caravan. Yan. Tama. Mag-register by visiting
Ito, ano ba itong... bit.ly. Bit.ly, that MSME entrep... sorry. bit.ly /MSME entrep radio. Yes. Ayan po, registered tayo dyan para sa Google MSME Caravan. Ang Google MSME Caravan po ay nag-aalok ng mga free seminars, free workshops po yan para malipat or makapag-migrate po ang inyong mga negosyo, makapasok po sa digital, no? Kasi kailangan na natin makasabay ngayon sa pagbabago, ang tinatawag nating new normal. Oh, no? Yes. So, definitely. Kung hindi pa kayo nakapagsimula sa pag-e-commerce, no? O pagbebenta sa internet, dito nyo po matututunan paano nyo magagawa yan para sa inyong negosyo. Makatulong sa pagiging resilient natin dito sa pag-negosyo. Yes, ayan, sir. Okay. Okay, tapos meron po tayong Certified Voice Artist Program. Ayan, dyan po kami nang galing nila Sir Renee, Miss Faith. Ayan. So yung batch 10, kakagraduate lang po yesterday as far as I know. Ayan. So yung batch 11 po magsisimula this January 2022. Ayan, malapit na po yan. Just at the start of next year. So sign up na po tayo para bago tayo maubusan ng slot. Marami pong nagsasign up every single batch. Punong-puno lagi yan. Para po malabas natin ang gusto nating masabi. Always. And kung meron po kayong mga katanungan habang nag-interview po tayo sa ating guest ngayon, huwag kayong mahiya, mag-comment lang po kayo sa ating Facebook page o kaya naman ay doon sa hotline po ng DWIZ. Pwede nyo padala doon. Sabihin nyo lang po para sa Entrep Radio. And, Chase, ano pa? Ikaw na pala, Chase, kasi... Yeah. Doble-doble trabaho mo ngayon kasi Mr. Entrepedia na po tayo ngayon. May tips po tayo from Mr. Chase Lemon. So, aside from being the co-host po ni Sarani ngayon, magandang araw mga ka-entreps. Ito po ang inyong Mr. Entrepedia na magbibigay sa inyo ng kaalaman at tips para sa ating mga makabagong negosyante. Ito po ang ating Entrepedia. Ayan po, para sa araw na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa business resilience, yung sinabi natin kanina. So, ang business resilience, ano po ba ito, mga ka-entreps? Ito yung kakayanan ng negosyo natin na manatiling tumatakbo tuwing panahon ng krisis. Yan, tulad ng pandemya na kakarating last year, no? Last year, 2020. Ayan, so, kaya para po sa ating Entrepedia tips for today, itong episode natin, 3 tips para makamit ang business resilience. Ayan, simulan po natin sa Entrepedia tip number 1. Alamin ang ating financial position. Ayan, so ang financial position, ito ang kalagayan ng negosyo natin pagdating sa paglabas at pagpasok ng pera. Bakit natin kailangang malaman 'to? Ito kasi ang magiging isang mahalagang batayan ng mga desisyon para sa negosyo natin. Kapag alam na natin ang ating financial position, matatansya na natin kung saan patungo ang negosyo natin at kung saan tayo dapat tumutok. At ayan po ang ating Entrepedia tip number 1, alamin ang ating financial position. Ayan. Thank you, Mr. Entrepedia. At bago po matuloy din natin, meron pa po tayong 13 days po bago magpasko, mga ka-entrep. So kung meron pa kayong mga promos na hindi napapalabas, mga offers, mga discounts na pwede niyong ibigay o ipamahagi sa ating mga magiging kliyente o customers, gawin nyo na ngayon kasi 13 days na nga lang po, no? Kailangan makahabol po tayo sa mga sale. Lalong-lalo na yung mga negosyong nahihirapan ngayon. Kailangan mabalik po natin ang ating mga benta, mga sales. Ano ba yung ginagawa natin? Products or services po ba? Yan. So, Christmas season po talaga ay isa sa mga pinakamalakas at talagang masiglang panahon para magbenta tayo. Masigla, tama yan. Okay, so tignan po natin ngayon kung nandito na ba ang ating guest ngayon via Zoom po, no? Si Mr. Jason De La Rosa. Siya po ang founder ng Bounce Back Network, pati po ng Innovate Impact Ventures, no? Yes. So si Mr. Jason De La Rosa ay nandito na po. Hi, Sir Jason! Sir Jason! Magandang hapon, sir! Hi, good afternoon. Yeah, good afternoon sa lahat ng mga nakikinig sa Entrep Radio. Salamat, Sir Jason. Salamat, sir. Salamat. Binabigyan niyo po kami ng oras dito, no? Para kayo ay aming makapanayam. Yan. Yeah, thank you. Thank you, Ren. Sir Jason, para po dun sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, yung mga hindi pa nakakarinig, ano ba yung bounce back na ito? Or sino ba si Mr. Jason De La Rosa? Baka pwede niyo po kami bigyan ng konting information tungkol sa inyo. Ano po bang ginagawa nila at ano ba yung ginagawa ng bounce back? Yes, sir.
Okay, so Jason De La Rosa. Sino ba si Jason De La Rosa? Well, I've been an entrepreneur for 20 plus years, no? So I never had a boss in my life. So mm-hmm. lahat ng mga natutunan ko talaga sa mga kapalpakan ko sa negosyo. So natutunan ko lahat out of my own mistakes. When I founded Bounce Back Philippines noong March 12, 2020, no, yung unang lockdown dito sa Pilipinas, no? Kasi naisip ko na mahihirapan yung mga SMEs natin, no, mga small business owners. So I decided na mag-ano muna ako, no, mag-gather ako ng mga kaibigan na nasa negosyo at para matulungan namin tong mga naapektuhan ng pandemya. Yan. So nagulat na lang ako pagkagising ko sa umaga, 1,000 requests, 2,000 requests to join wow. nung bounce back group. Kaya yan, palaki. Wow. Kaya lumaki talaga siya at lahat ng mga business leaders nag-participate na rin dito sa bounce back. So paano exactly pala, paano yun? Nagising na lang kayo one day, no? Nandiyan na po yung requests dahil kumalat na po, no? But what essentially does Bounce Back do ba? Mm-hmm. Okay, so we are a SME, MSME Recovery and Resilience Group. No? So ang ginagawa namin is we create programs para makatulong sa mga small business owners, mga MSMEs, mm-hmm. no, to recover or endure yung crisis. At syempre ngayon na nagre-recover na po yung economy natin slowly, no? Tinutulungan po namin yung mga business owners na para ma-recover yung savings na nawala nila sa pandemic. At moving forward, para makapag-prepare sa mga other pandemic or other trials and challenges na dumating sa bansa natin o sa mga personal na buhay nila or negosyo. Mm-hmm. So yun. Ikaw, right. Jace. Ayan. So, ayan po, Sir Jason. So, another question po in that regard. Like, ano pong mga programs na ginagawa ng Bounce Back Network para sa mga MSMEs? Ano nga po ba mga program na to? Okay, so bali tatlo po ang pillars namin, no? So may sales, skills, at support, no? Sa sales, ang ginagawa namin sa sales is nagpa-partner kami sa mga malalaking kumpanya, gumagawa kami ng mga programs para makatulong sa pagbenta ng mga produkto ng mga business owners, no? Katulad ng ngayon, meron kaming free bazaar, online virtual bazaar, powered by our partners, no? Like Union Bank and GCash. Libre po 'yan at pinopromote po namin yung mga produkto nila through a platform na minamarket namin. It's called a metaverse platform. So, meron kayong avatar, papasok kayo. Virtual. Ang goal po namin is magkaroon ng more sales ang mga users natin. Tapos, ang skills naman, we have 50 business coaches po sa Bounce Back na gumagawa ng mga content at nagtuturo ng live. Libre po din lahat yan. Mga training. No? Oo, so libre po lahat ng training, digital marketing, e-commerce. Meron din tayong mga financial literacy, no? At para lalo po mag-build, no, yung business ng mga negosyante natin. At pangatlo, yung support. We understand na maraming negosyante na nag-pivot or nagpalit ng mga negosyo. So tinutulungan po namin i-legalize po yung mga negosyo nila. So we partner with companies, accountants, and banks para magkaroon sila ng legal entity, maybe payment gateways, no? At tinutulungan din po namin sila magkaroon ng bank account, no? So yan po yung tatlong thrusts ng Bounce Back PH. Essentially, kung makuha niyo po yung tatlo na yan, no? Magkaroon ng legal identity ang inyong kumpanya, no? Magkaroon kayo ng bank account, magkaroon pa kayo ng mas maraming trainings, no? Talagang malaking tulong po siya talaga, no, Sir Jason. Paano po ba maging membro ang isang kunyari interesado yung ating ka-entreps ngayon, no? Gusto niyang sumali sa Bounce Back. Paano po ba niya gagawin 'yon or paano ba siya makasali sa mga trainings and programs natin?
Okay, so una naman po, libre pong pumasok lang man sa Facebook group no ng Bounce Back. So meron lang kaming process of checking kung talagang may negosyo kayo or legit po ang profile ninyo, no? Mm-hmm. Meron lang kayong mga agreehan ng mga terms and conditions at pagpasok po ninyo, yun, pwede na pa kayo mag-interact. Mm-hmm. Although marami kang mga programs na may kanya-kanyang mga registration forms, mm-hmm. no? Okay, so for example, gusto nyo mag-join ng bazaar, no? Mm-hmm. Meron sariling form yan, fill up nyo anong produkto nyo, mm-hmm. no? Then we will approve your application, tapos pwede na kayo mag-join, we will help promote you. We are actually giving away, no, this December 17, a MacBook Pro. Wow. No? Ayan. Yes, oo. So mag-register lang kayo sa Bounce Back, sa Bounce Bazaar, as a, not just a merchant, no, kahit visitor lang kayo dito sa bazaar, mag-register lang kayo, mamimigay kami ng mga equipment para, you know, medyo gumanda naman ang iyong mga, inyong mga, ano, mga work from home, yes, mga equipment. Considering na MacBook po yan, gagandang-gaganda talaga. Especially sa mga paghon dyan na wala pa masyadong gamit for work from home setups. Magandang start siya. No? Mm-hmm. Yes. And the fact nga na, it's free, no? Libre po siya. You just have to join, you just have to sign up, and then you have the chance now. Okay. That's a very nakaka-entice siya sa atin. Sir Jason, pag-usapan naman po natin ang Innovate Impact Ventures. Mm. Ano ang line of business po nito? Basically, tinutulungan po namin ang mga startups at mga ventures na makapag-umpisa at ma-accelerate ang kanilang mga programa or kanilang negosyo. So we help with the funding, the network. At kami rin po mismo nagbibigay din po kami ng pondo para sa mga startups, no? So we are already close to about 20 already, no? Ventures at tuloy-tuloy po namin na tinutulungan ang mga ang pinaka mission po namin, kaya po siya Innovative Impact Ventures, is we are looking for impactful businesses. Yeah. No? Ibig sabihin, dapat meron siyang social impact. No? Yun yung pinaka-criteria namin. Kasi ang gusto namin mangyari, isang tao ka lang at natulungan ka, mm-hmm. ang iniisip po kasi namin, kahit isa ka lang, makakapag-influence at makakapag-apekto ka ng millions of lives kung tama yung inyong negosyo. Mm-hmm. No? So imagine if we're able to create a startup, an entrepreneur na yung product niya is talagang will have a big major impact sa communities natin. Mag-ano na yan, no? Domino effect na yan. Mm-hmm. No? So yan po ang aming goal as a company. Malaking tulong din siya. No? So parang sa US po and sa ibang bansa, no, Sir Jason, ano siya, para siyang incubator or may venture capitalist po, tama po ba? Yes, para siyang incubator, accelerator. Accelerator, yes. Yan, oo. Yes. So, talagang nagbo-boom sa mga startup companies sa ibang bansa dahil po dito, no? Minsan kasi meron kayong idea, meron kayong produkto na gusto niyong ilabas, kaso wala kayong kapital. Walang naniniwala sa inyo, no? So, essentially po, sila Sir Jason, sila po, pag na... kita nila kung gano'ng kaganda, gano'ng kagaling ang idea nyo. At talagang marami pong magbebenepisyo po dito. Maapektuhan sila ng maganda. No? Posible po na pwede kayo nilang tulungan. No? Yes. Wow. So, aside from po, the capitalization and yung sa mga other financial na tulong po, ano po pong na-offer din ng Innovate Impact Ventures? May ano po ba siya sa mga training din po kayong ginagawa for that? Yeah, so more than training, we provide guidance and mentorship. So talagang one-on-one to make sure na we are able to the person is able to hit the market, no, properly. Mm-hmm. Kasi ang karamihan ng mga entrepreneurs hindi nakakapag-test ng market. So parang ang iniisip po nila, pagkalabas nila ng produkto, marami nang bibili. No? So ang ginagawa po namin, there's a right way to validate products or validate your market, no, by finding first your first few customers, mm-hmm. and then get instant feedback. Para pag
it's time na gumastos na ng pera para sa marketing. Medyo may targeted na po yung market po natin, no? So yun, so we guide the entrepreneur in terms of yung market validation. At the same time, syempre po yung pag-build ng network, no? So we offer our network. We have about 200 CEOs that is part of our network that we also pitch to, no? So for example, may mga CEOs na gusto rin mag-invest or gusto rin makinig sa pitch ng startup na yan. So binibigyan din namin ng oras yan, no? So para yung mga CEOs na network natin will be also be given opportunities to provide help dun sa sa startup. Parang ano po ba to, Sir Jason? Parang Shark Tank po ba to? Well, similar, no? Oh, similar. Kasi every month, pero online, no? Every month, we gather the CEOs together. Tapos, meron isa talaga nag-represent. Okay. Sila na bahala it's a no, yes, for me, or it's a yes. Hindi na nila sinasabi kung no. Kumbaga, sa back-end, inaayos na lang namin sa back-end kung may interesado. So, may chance talaga. And so it's a very very useful thing, especially for sa mga baguhan na entrepreneurs, especially sa guidance part, sir. I really like that idea na meron kayong in-offer na source of information or experience ba to the younger generation of entrepreneurs and dito sa approach natin. All right, so yung meron po ba tayong, sir, sa venture na to, meron ba tayong products or services that you currently have? And I mean yung business niyo po, sir, how did it start? And for this one naman sa Innovate, Impact Ventures. Well, it all started with itong Innovate. I've had a lot of ventures na for since every 20 years ago, no? So madami na talaga akong napasukan, nakapag-exit na rin ako ng mga negosyo. So itong Innovative Impact, this was born out of actually my experience in Bounce Back PH, na nakita ko talaga yung bayanihan spirit talaga ang makakatulong sa mga Filipino entrepreneurs na, doon ko nakita ang competition. Parang biglang nawala ang competition, no? Nung mga competing restaurants, they are actually helping each other kahit na competing yung mga products nila. At at para lang makabangon, no, ang bawat isa. So this made me think of a business, no, or a vision that talagang lahat ng ginagawa dapat meron some sort of social impact. This is the reason why this was put together. So right now, we are in so many industries, no? So we are into esports, e-commerce, e-health, yes, e-learning, and even a blockchain or cryptocurrency, or in the metaverse industry, even also in the food and beverage industry. So what we are doing is we're trying to now say, anong impact ang pwede natin gawin sa community because of this particular business na to. So we work together. Yung mga competitors namin dati became collaborators already, no? Parang ganon. And yung mga magaganda talaga ng mga ideas, bibigyan namin ng chance by, giving them a starting capital or probably, kung wala namang capital, bibigyan namin ng mentorship para lang para lang mag-grow. So diyan po galing ang business na to, which is coming from the experience of bayanihan spirit sa Bounce Back Philippines. Ang ganda ng origin story pala nitong a result of experience rin pala itong Innovate Impact Ventures. Kumbaga, the culmination po, ito po yung pinaka, kumbaga, dahil sa combination ng mga pinagdaanang experiences, mga negosyo, mga essentially, lahat po ng experiences and learnings po ni Sir Jason, ito na po yung, kumbaga, kinalabasan niya. And talagang, ang ganda, lalo na pag ganyan mga advocacy, no? Pag tayo talaga tumutulong sa ibang tao, kakaiba ang mga nangyayari. As in, ang lakas ng balik. To create a positive change to yung kalikasan, yung environment natin. Yung environment natin, yes, in a business point of view. Okay. So, Sir Jason, babalikan po natin ang
iba pa natin mga questions para sa inyo. Tungkol naman po sa inyong entrepreneurial journey, paano po kayo nagsimula? At we will just have some few messages, no? Babalik po ang Entrep Radio pagkatapos ng ilang paalala. Entrep Radio Online. Welcome back, mga ka-entreps. Mr. Entrepedia, nagbabalik po para sa ating Entrepedia Tips. Ayan. So, ito po ang Entrepedia Tips natin ay ang 3 tips para makamit ang business resilience. Nagsimula po tayo sa unang tip na alamin ang ating financial position. Ngayon naman po, para sa pangalawang Entrepedia Tip, ito ay isama ang mga empleyado. Ayan. So, mga empleyado, mga ka-entrep, sila po yung mga taong kasama natin sa ating negosyo para ito ay patakbuhin. Kadalasan, mayroon silang mga napapansin sa negosyo natin na hindi natin napapansin minsan. Kaya, kapag naging malapit tayo sa kanila, nabibigyan nila tayo ng mga maraming kakaiba mga pananaw na pwede nating magamit para palakasin o patibayin ang ating negosyo. At ayan po ang ating ikalawang Entrepedia Tip. Isama ang ating mga empleyado. Okay. So, thank you, and Mr. Entrepedia, and also my co-host for today, no, Mr. Yes, Chase, sir. Stephen Chase Lennon. Mm-hmm. Buuin natin ang pangalan nila. So, thank you. Okay, balikan naman po natin ulit si Sir Jason, no, mm-hmm, para sa kanyang pag-share dito sa Entrep Radio. Yes. Sir Jason, welcome back. Welcome back, Sir Jason. Ayan. Thank you. Hi. And sir, so tulad na nabanggit namin ganina, sir, we were wondering sa entrepreneurial journey niyo, sir. So like, when and how did your entrepreneurial story start? Like, saan po kayo nagsimula? Like, from the very... Actually, you know, I mentioned that I never had a boss in my life. So, third year college pa lang, you know, nag-start na ako magnegosyo. Ayun. So, I started with greeting cards. No, mahilig ako mag-drawing, mahilig ako mag-illustrate, no. So, I drew my own greeting cards, mm-hmm, and I nag-print ako ng mga greeting cards. Then, yes, yun, yeah, nagbenta ako sa mga klase, sa mga kakilala, no. Then that's where I learned, no. Doon ako natuto, no, mm-hmm, all the aspects of business, mm-hmm, with as simple as greeting cards. Mm-hmm. So, sabi ko, okay, ako lang ang nagdo-drawing nito. Kung ano lang yung mabenta ko, ano lang na-draw ko, ano ma-print ko, yun lang yung kikitain ko, no? Mm-hmm. So, sabi ko, so what's the concept of scaling a business? Doon ko na-realize kung paano. So, ginawa ko, I talked to the college, parang art club or art organization. Sabi ko, sige, I'll pay you a fixed fee, mm-hmm, on one drawing, okay? And I will buy it from you, yung artwork na yon, tapos ako nang gagawa ng greeting cards. So, I have a fixed cost of artwork, but I multiply it by 1,000 greeting cards. I was able to scale now my income with one artwork, no? Mm-hmm. And earn 1,000 times over. Wow. So that's where I learned, no, na, you know, you can scale a business through delegation, through hiring, through, you know, operations. Subcontracting, oo. So, dun pa lang, third year, na natutunan ko na yun. No, so, nung fourth year ng college, di ba, uso nun yung pupunta yung mga companies, magja-job fair sa campus. Yes, sir. Uh-huh. Okay, so, pagpunta ko dun, lahat mga kaklase ko, nagpumipila na, nagsasubmit ng mga resume, mga ganun. Sabi ko sa sarili ko, no, pag ako ay nagsubmit ng resume dito, baka mag-tempt ako na magpa-hire ako. Sabi ko. Sabi ko, so, I decided to tell myself na parang I will never submit a resume. Sabi ko. Because I was so resolved na to be an entrepreneur all my life. No? So, when I graduated college, you know, I never submitted a resume in any companies. So, doon na, tuloy-tuloy na yun. No? Okay. I started. Talagang pinanindigan yun na, sir, no? Na, all the way. Kaya sir. Ko naman, yes, pala. Sometimes you just have to create the environment for you to succeed. So, ganun mangyari. So, pahirapan mo ang environment mo to give you endurance, di ba? Sometimes that happens. That's what the athletes are doing. No, they even singers, kakanta sila sa swimming pool para dahil mahirap sa throat yan, di ba? So you enter an environment where it's uncomfortable, it's beyond your comfort level, tapos doon ka mag-build ng endurance and doon ka mag-build ng learning,
no? And in my case, no, the security of a job, yun yung I let go of that. No, the security of a job. Yes, sir. Para matuto ako, I failed for myself. Sabi ko, it's okay if I fail as long as I will learn it first. I will learn it faster than other people. Yes, sir. Mga kailan yung sir nalaman na essentially magiging entrepreneur kayo? Kasi I'm sure before kayo nag-start nung college na mag-gawa ng greeting cards, siguro nasubukan nyo pa prior or meron kayong exposure. Or kailan nyo din nasabi na I will not work? Was it from here talaga yung nagsimula na kayo? Sa greeting cards? Sa greeting cards? Yan talaga ang pinakaano. Yes. That's where I thought na parang naging ano ko yan eh. Una, project lang, no? Yeah. Project lang siya para kumita lang ng konti. Project lang muna. Side hustle. Pero, kaya na-realize ko, teka lang, pwede ah. May bumili ah. Although, I've always had the innovation spirit, no? When I was 8 years old, that's when I learned how to code, no? Program. So ang ginawa ko I went to mga public library. I was living abroad at that time. Okay yung public library nila doon. So kumuha ko ng coding as in zero knowledge. Sige, I want to learn this. So I got the book, borrowed it. Wala ako naintindihan, but I followed the steps. The steps. Yes. Step by step. Okay, step by step. Hanggang nakuha, na-gets ko na, no? Yes. Like for example, every Saturday pamilya ko, okay? They are nagaano sila, no? We have a hard time choosing where to eat as a family every Saturday, no? So ang ginawa ko, okay guys, teka lang ha. So ang ginawa ko, nag-program ako ng code, no? Sabi ko, this will randomly choose a restaurant for us to eat in for this Saturday. So, gumawa ako ng randomizer, nilista ko lahat ng mga restaurant na posible. Tapos sabi ko, press nyo tong button na to at ang computer ang pipili saan tayo kakain. Ano magde-decide? Saturday. Let's decide. So, yes, and that's when I realized, you know, digital or computers can help solve a simple problem but also complex problems. Wow. Si Sir Choi Pocholo. Nagpapabati. Ayan, nag-message. Hi, Sir Choi. Kumusta? Good afternoon po. Good afternoon, sir. Yan, si Sir Choi po ang the voice master of the Philippines, no? Sir yes. Choi, kumusta yes, po? Sir. Okay. Yun lang naman. That's the reason why I went into entrepreneurship. I'm very passionate about innovation as well. Sir, interesting. Sir, so may mga was there any influence ba towards this like perspective na kakayanin niyo tong pagiging entrepreneur? Meron bang nag-influence sa inyo or you just kind of found out as you were going along? Like, was it part of your family as lumalaki? Like, meron bang na-observe na specific person that just parang ticked that idea na kakayanin ko to? Okay. Well, my father was an entrepreneur, no? So hindi rin siya nagtrabaho for another company. But one of the influences ko was when I read about the story of Bill Gates. Mm-hmm. I think that was the moment when I sort of realized na, teka lang, innovation, yung ginawa niya na binenta niya yung Microsoft. Software niya. Microsoft, sa IBM. Binenta niya ko to IBM, mm-hmm. di ba? And everything. So, yung principle of innovation and scaling, yan yung, dun ako talaga nag-spark na, teka, I can do that. That's why every venture, if you look at my history, lahat ng venture na ginawa ko, is usually wala pa sa market. Gusto ko yung ganon, no? Teka, kukopyahin ko to. Ayoko yung ganon, no? Gusto ko yung, I wanna be the first. If I fail, okay lang, basta. Yeah, I wanna try it out. Hindi mo wala pang market, pero like, people just... Yeah, I wanna... yeah. Baka may bumili, eh, di ba? So, dami instances nangyari sa akin. So...
Sir, how about sa role ng social media, lalong-lalo? Kunyari, syempre, Bounce Back Network is essentially online po siya, no? And for your other companies, ganun din po. Although hindi naman lahat online, pero I'm sure po the social media part helps a lot, no? Nakakatulong po ng malaki po ba ang social media sa inyo? Well, it's one of the major things, no, na digital marketing, no? It's 90% of my business has shifted to digital nung pandemic, no? Wow. And that's how it thrived, no? Yes. One of the stories I have is one of our food and beverage business, syempre nagsara yan, no? May a few branches na yan going around in several areas, no? Even the province. Okay, so syempre nung nag-pandemic, nag-lockdown, ang benta is zero. Mm-hmm. Correct? Nag-close lahat. Benta zero. Tapos, syempre sinubukan na okay, may konting online, no? So Facebook, ganun, 'di ba? Okay, so nagkaroon ng sales na 50,000 pesos yung isang buwan. Okay, so grabe, ang hirap nito. Okay, 50,000. So, we sat down, sabi na, no, we need a digital marketing strategy. Hindi lang siya pwede yung mag-post ka lang Facebook, hindi ka lang pwede. It has to be a strategy, no? A sales approach, no? So when we did that, no? So we infused a lot of digital strategies kasi akala ng mga tao, posting-posting lang, okay na. Mm-hmm. Di ba? But ang dami, no? Sales funnels, influencer marketing, napakarami, no? Na pwede mong take advantage. No, when we took advantage of that, when we maximize it, nung 50,000 a month namin, nung in-implement namin after 3 months yung ano, that November, alala ko, I checked the dashboard, it's 1.8 million peso sales. From 50? All online. Wow. Lahat online. So sabi ko, teka lang, sara na lang lahat. No? Sara na lang, huwag na buksan yung mga stores. No? Just focus everything online, digital. So that has been my way of, parang that lesson gave me some things to mentor also other food companies, other ano, so tinuturuan ko sila. Hindi ko naman sina-charge, no? Gusto ko lang talaga na makapag-recover din sila. Ang laking hindi na actually realization 'yun kasi parang biglang uy, decision na kaagad dapat 'yan. Ito na 'yung next step. Parang antay mo pa ba na from 50 biglang naging 1.8 parang. Oh, kasi iba ang ano eh, ibang marketing ng online, no? Right. Oo, kailangan yung materials mo attractive, 'di ba? Meron kang eye-catching, so maraming strategies. Tapos ano pa, relevant and ano, updated. Oo. Oh. Luma na trend na 'yan. Oo. Ito na ngayon. So, right. Sir, could you ano also tell us, alam niya, yung mga ka-entreps, no? So nakita niyo naman po talagang ang laki ng effect ng social media at saka ang pagde-digitize ng inyong mga negosyo, no? So dapat ngayon pala habang medyo mahina-hina pa tayo, try na natin po mag-shift, 'di ba po, Sir Jason? Let's try to be digital na kasi katulad nga niyan, no, may mga opportunities na posible kayo makita na hindi niyo pa nakikita dahil hindi niyo pa nagagawa. Pero until you try it, saka niyo pa lang siya makikita na pwede pala. Hindi ko alam na yung restaurant ko pwede pala gawing online. Diba? Paano kakain yung mga tao? Saan sila pupunta? Then apparently, pwede palang pa-deliver. Yes. Diba? Iba niyong niluluto, pwede niyo paluto sa mga, kunyari mga cloud kitchen po, diba? Na, hindi niyo na kailangan magkaroon ng sariling kusina sa bahay. Hindi niyo na kailangan magpawis. Pwede niyo pagawa po sa iba. Sila na rin po mag-pick up. Yung mga tipong gano'n. No? So these are just ideas po, no? I-share lang po natin. Hindi po ito yung guaranteed way. Ano lang po ito? Mga ginagawa ng iba. Katulad ng mga naging guests natin. Iba sa Entrepreneur. Ganun po yung ano, ginawa, no? So, na-mention nyo kanina, Sir Jason, no? Yung tinatawag natin ng Bounce Back PH Metaverse Bazaar. Yes. So, yung mga ating ka-entreps ngayon po, posible ba silang sumali dyan? Well, medyo close na. Kasi December 17 na yung first day, no? Malayo na nga. So, but they can join by registering kasi
meron kaming 3 whole days of lessons yun, tuloy-tuloy. Mm-hmm. No? Live and recorded learning sessions na libre lahat. Mm-hmm. So, magtuturo doon si NAS Academy, mm-hmm. si GCash, si mm-hmm. Union Bank. So, mga corporate partners, magkakaroon ng maraming training sessions din, no, for mm-hmm. the 3 days. Mm-hmm. At pwede sila mag-shopping at discounted rates sa ating mga participating merchants. Merchants, yeah. No? So, pwede sila mag-register as a visitor. At marami rin silang matututunan doon. Yes. Tama yan. Kung hindi kayo nakasabay, hindi nyo alam eh. Kasi ngayon nyo lang na rin eh. Attend na kayo para makita nyo ano gagawin nyo next year. Yes, yes. Yan na lang yung parang, diba? Ah, okay. Ito pala kailangan ko gawin. Patapos na 2021. Yes. Pero baka ka-attend pa rin naman sila kahit visitor sila po. Diba? Oo naman. At kasali sila sa MacBook Pro giveaway, no? Oh, yun. Ayun. I think that is incentive enough. Yes. Yes. Oh, yan. So, sir, and if we may ask, yung with regards after yung mga nasabi nyo, lahat-lahat na yun, where do you think yung businesses natin, yung mga negosyo natin yun, saan ka patungo in the next few years? Ayan. Like, okay. From well, how you yeah. look at it, yung perspective nyo po. Ayan. Okay, well, definitely, no? Digitalization would be top priority. Dati kasi, parang, okay, let's explore, di ba? Pero ngayon, we definitely, no, kailangan ma... it should be just like HR, finance, or marketing. It has to be an integral part of your company. Definitely. No? Dahil most people will stay online. Dahil ang ano naman, pandemic naman, hindi naman kaagad yan nawawala. Yung mentality mo na lumalabas, no? Mm-hmm. That probably medyo tatagal pa ng konti yan, no? Pati ako... I'm thinking most, kung ako, everyday ako lumalabas dati, ngayon, sa tingin ko, 20% of the time na lang ako lalabas. No? Ngayong Christmas season, sir, maraming Christmas party. Oo. Oh. Actually, the other day, nag-ano ako, nag-drive, pumunta ako sa isang meeting, mm-hmm. sa, actually, malayo, sa Las Piñas. Mm-hmm. If I had stayed online that day, I would have finished, let's say, 4 to 5 tasks. Pero since pumunta ako sa meeting, isa lang nagawa ko buong araw. Oh. Travel time talaga, grabe. Yung pag-commute, kinain ng travel, ng traffic. Yeah. Oh. Oh. Ngayon, secondly, ang mga negosyo will start to think about risk management already. No? Since mm-hmm. na meron na silang... learnings from the pandemic, meron na silang mga safeguards na ilalagay sa mga company nila. For example, 3 to 6 months worth of savings na kailangan hindi magalaw. Mm-hmm. No, dahil hindi natin alam, unexpected, darating na naman another pandemic, another crisis. Mm-hmm. No? So that's part of resilience. You know, resiliency is not just endurance. No? It's all about risk management as well. Na pagdating mm-hmm. ng isang another crisis na hindi natin naasahan, ready tayo. We are prepared. So, resilience is about preparedness. Yes. Okay. And being able to bounce back. Bounce back. And third, the business should look into new technology. No? Mm. Ang daming mga bago ngayon. We have NFTs, cryptocurrency, metaverse, AR, AI, artificial intelligence. VR. AOO. They should start looking at these technologies, no? And they are looking at into that, no? And kasi kung if I had known before the pandemic na ganun yung mga kailangan for a pandemic, nako, you know, I would have adapted all of these things, no? Simula, para nung 2020 pa lang. Mm-hmm. Eh, 'di ba? So yun. So those are the things na mangyayari sa mga business. And lastly, no, is the adoption of remote work. No, that's one of the key things that will happen. Na may mga companies na hindi magre-require na papasok sa office, which is maganda rin sa kumpanya yan, no, kasi nagiging a study show that mas productive na yung mga employees. Mm-hmm.
Definitely. No? Kahit gabi, kausap ang boss. Eh. Dati, hindi kausap ang boss no? Pag natutulog na. Pero, nung pandemic, laging practice. Oh. Si boss nakikipag-usap pa rin. Kasi kahit gabi, kasi saray na. Wala yung boundaries. Wala yung boundaries. But, you know, I foresee naman companies will start creating mental health programs then. Mm-hmm. for the workforce. Yes, dahil sa nangyari no sa pandemic. So, mm-hmm. Yun, a lot of changes will happen while our economy is coming back already or reopening. Right. Wow, no, ang ganda ng tips ni Sir Jason. Hey, no? Sir. Talagang tama 'yan, no. Had we had that foresight then talagang may mga technologies na papalo, no? Di dapat nag-invest na kagad sana tayo pala. Mm. Uy, NFT, mura pa lang. Centavos. Oh, hindi bibenta yan. Biglang naging $2,000, $20,000. Oh. Ay, sorry. Goodbye. Oh. So, yeah. Alam mo, there's foresight can be trained. Eh. Foresight can be trained. Eh. Yeah. Okay. You know? And after a while, it gets depressing. Too much foresight. Wala talaga. So Sir Jason, baka ano pala gusto niyo mag-share ng mga contact details niyo or social media accounts po para sa ating mga ka-entreps, yes. No? Para ma-follow nila kayo and masundan kung ano pa yung mga bago niyong mga events, mga promos. Yes sir. Okay, so please join the Bounce Back PH official. No? So you can search for it sa Facebook, Bounce Back PH official, separate words. Join kayo doon at maraming tumutulong doon. No? So people are helping each other there. Or you can message me directly on my LinkedIn and on my Facebook page. My Facebook, ako yung merong bounce back sa profile pic. So, hindi mo ako you won't miss me. Same. Yeah. Niyo agad. Yeah. Okay. So, yun naman. So, those are the ways naman. So, I'm very happy. I'll be very happy to entertain your questions or your to give you advice for your business. Yeah. Nice. Thank you, sir. Very nice. Talagang ang laking tulong niyo, Sir Jason. Mm-hmm. No? I'm sure as popular as Bounce Back is now, no, ma-imagine nila ang dami talagang, well, they wouldn't be. Hindi sila sasali. Kunyari sa group na yun, wala sila nakukuha, wala sila natututunan. Sure walang effect sa buhay, di ba? Kasi, why stay in some place kung wala namang kwenta? Ooh. I mean, it shows to prove lang talaga that you know, Bounce Back has a great, great number of people following them and the effect is, it's not normal, essentially. Maraming mabibigay. It's extraordinary. Mm-hmm. No? Yes. Itong in-offer niyo, sir. Maraming mabibigay sa mga Pilipinong negosyante na gustong sumali. Mga ka-entreps. Mga ka-entreps natin. Okay. So, Sir Jason, maraming salamat po sa pagsali sa amin ngayong hapon na to. No? Yes, sir. Thank you so much. And I'm sure. Thank you. Ang daming pong natutunan mga ka-entreps natin. And syempre, they can always watch. Kunyari, may na-miss out sila, no? Hindi nila nakuha yung buong interview natin for today. Mm-hmm. Pwede pa po nilang panoorin yung replay. Mm-hmm. And we can share this, no? Para makita ng mga tao din. Ano bang Bounce Back? Sino ba si Sir Jason? Ano bang... Yung mga ganitong information talagang, it helps eh. Yes. It helps motivate people na, ako rin, gumagawa rin ako ng greeting cards ng bata ko. Baka pwede. Just specifically that, ano? Yes. Hindi, nagkatugma Christmas kasi. So. Okay. Sir Jason, maraming salamat po. And have a great weekend po. Yes, sir. Have a great weekend. Yeah, thank you. Thank you for inviting me. Yes, we'd like to have you again next time, sir. Ha? Yes, Sir Jason. Pag may mga updates. Anytime. Okay. Anytime. Yes. Thank you, Sir Jason. Thank you, Sir Jason De La Rosa. Okay. So, let's go. And tapusin na po natin ang ating Entrepedia tip number 3 kay Mr. Chase, Stephen Chase Lemon. Yes, coming back to our third and final Entrepedia tip. Ayan po, this is the 3 tips para makamit ang business resilience. Ayan po, so nagsimula tayo sa alamin ang ating financial position. Sumunod, isama ang mga empleyado. Panghuli naman po mga ka-entreps, itong third Entrepedia tip, makinig at matuto. Ayan, so sa kapaligiran natin, marami tayong pwedeng mapagkunan ng impormasyon mula sa mga balitang nababasa natin sa papel o online, siguro online na lang ngayon, hanggang sa mga podcast o radio show na tumututok sa negosyo. Lahat po na mga yan, mga ka-entreps, pwede nating pakinggan o tutukan
marami tayong makukuhang kaalaman na pwedeng makatulong sa sarili nating negosyo. Totoo po yung kasabihan na knowledge is power. Very true po yan dito sa pagdenegosyo. Kapag mas marami tayong nalalaman sa mundo ng ating negosyo, mas malakas ang kakayahan nating harapin ang anumang crisis na darating. At ayan po ang ating pangatlong Entrepedia tip, makinig at matuto. So yeah, no. Thank you, Mr. Chase. Stephen Chase Lemon, no? Thank you. Stephen Chase. Anyway, also, salamat po kay Sir Jason De La Rosa. Siya yung founder ng Bounce Back Network at founder po ng Innovate Impact Ventures. Napakinggan po natin siya kanina nung in-interview natin siya. Kasama po si Stephen Chase Lemon, no? Mr. Stephen Chase Lemon. Thank you. Na-miss out niyo po, meron kayong hindi nasundan, pakinggan niyo, panoorin lang po ulit ang ating replay. Yes. Yes po, and we would like to thank Arca Entrips na masugid na nakikinig at nanonood sa ating programa tuwing linggo. And marami din po salamat. Lord help me. Ayan. Whose faith? Maraming salamat din po ulit sa mainit na pagtanggap sa amin dito sa DWIZ 882, ang bagong tahanan ng Entrip Radio. Maraming salamat din po kayo, Sir Alex, Sir Tito at Sir Ness sa mga patuloy niyong pagsuporta sa amin. At maraming salamat sa aming masisipag na production team na patuloy na nagiging buhay na buhay ang Entrip Radio dahil sa tulong ninyo. At syempre, maraming salamat kay Sir Choi, the Voice Master Gonzales, na walang tigil sa pagtulong at pag-motivate sa ating mga kaboses. At ang susunod nating programa dito sa DWIZ 882, ang Senior Citizens Program with Meng Canlas and Dr. Rene Catan. Yan. So, inaaniliyahan din po natin ang ating mga entreps, no? Kung gusto kayo, meron kayong negosyo, gusto nyo sumama, sumali dito at mag-share po para matuto ang ating mga ka-entreps din. Paano ba kayo nag-survive nung pandemic? Anong ginawa nyo? Or ano yung mga iniwasan nyong gawin? Yes. Sulatan nyo lang po kami at posible po, pwede namin kayong ma-interview, mag-guest po dito. Yes, yes. And kung interesado kayong maging isang voiceover artist, sumali kayo sa Certified Voice Artist Program na ginawa at pinamunuan ni Pocholo, the Voice Master Gonzales. Ang mga online session na ito ay nakatuon upang pagalingin at ang itatagong kakayanan nyo sa pagboboses. Medyo nalubak lang ng konti. Wow. Malapit na sa bahay. Malapit na. No? Sa pamumuno ng isa sa pinakakilalang influential speaker sa buong Pilipinas, Pocholo, the Voice Master Gonzales, ma-inspire at ma-inform sa talakayan ng inyong mga ka-entrep sa DWIZ 882 kasama ang inyong lingkod, Rene the Unvoiced Toralba. At ang inyong tagabigay ng mga dagdag kaalaman para sa mga negosyating Pilipino, ang inyong Mr. Entrepedia, Stephen Chase Lemon. At since wala po si Miss Faith, ako na po magtutuloy. Ito pong programa ay hati sa inyo ng Creative Voices Productions, Creative Vision Studio, Creative Sounds Studio, VG8 Radio, Voice from Home, and The Voice Master Channel. Ito po ang Entrip Radio sa DWIZ 882, the voice of Filipino entrepreneurs. Maraming salamat mga ka-entrips. See you next week.